Sa puntong ito, makakausap natin si Dr. Guido David ng OCTA Research Team. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, hi. Good afternoon, Rafi and Sue. Opo, meron na po bang tugon sa inyo tungkol sa inyong panawagan na sana ay huwag mo ipagpaliban muna yung pagpayag sa mga seminar dahil posible ito maging super spreader event. Paano po ba ito magiging isang super spreader event? Basta mga ano, yung mga events na may large ano, congregation ng mga tao, yung mga maraming mga tao. Yun talaga yung mga ano, possible causes ng ano, or yung mga talagang ano ng super spreader event. Yun talaga yung parang pinaka, I mean, based sa data na nakikita natin, maraming nangyayaring, yun nga, surge in cases pag may mga super spreader events na ganyan, may mga congregation ng mga tao. So yan yung parang nagiging, kumbaga, parang ano ng mga super spreader, hindi ko mahanap yung word eh, pero parang ano sila. Hello. Doon po yung start. Pero hindi ho ba mapipigilan ito ng masking, physical distancing, at kung gagawin ito outdoors, itong mga ganitong pagtitipon? Yung ano, yung outdoors nakakatulong naman talaga yan, pero yung physical, kasi pag may pag wala yung physical distancing, talagang pag nagkukumpul-kumpulan yung mga tao, syempre high risk talaga yun. Ngayon kung outdoors naman siya tapos may physical distancing, kunyari, nababawasan yung risk, pero hindi naman ibig sabihin zero na yung risk pag kahit nasundod natin lahat ng mga protocols natin, kahit naka-mask, naka-face shield, ang nangyayari kasi may mga droplets na lumalabas pa rin doon sa ano, na nakakalusot sa mask, may mga small droplets. Tapos syempre kung indoors 'yan, mas ano, lalo na kung matagal tayo sa indoors, habang mas matagal tayo indoors, mas matagal nating potentially mahagip ito mga small droplets na airborne. So ang ano diyan is ang mas maigi dyan, yun nga, iwasan natin yung mga large congregations, lalo na yung nagdidikit-dikit. Oo, yes, makaka-reduce talaga na risk pag face mask. And kung outdoors, medyo mas maliit talaga yung risk. In fact, most ng mga events, ng super spreader events, indoors most of them. Yung outdoors, parang less than 1% lang yung, yung outdoors na nagkakaroon ng super spreader events. So kung yung mga congregation na yan, outdoors naman, yun nga, mas less yung risk. Pero hindi naman natin sinasabing zero yung risk. Pero talagang medyo minimal. Kunyari outdoors, naka-mask. Opo. Meron na po bang tugon yung IATF tungkol sa inyong kahilingan? Actually, yun nga, di-discuss pala namin with IATF yan. Okay. Yung mga bagay-bagay. Kaya yung mga recommendations namin, kakasubmit pala namin ng bago naming recommendation. Kaya pag-uusapan pa yan, for discussion pa yan. Kasama po ba sa pag-uusapan itong pagdagdag sa mga tourist destination na magbubukas tulad po ng Bohol? Eh, magbubukas na rin po sila sa mga turista. Well, I'm sure nasa decision process yun ng IATF. Yung kami naman, hindi naman kami entirely opposed sa ano, sa pagbubukas ng mga tourist destinations, pero yun nga, kailangan talaga yung safety and ano, I mean, kung gagawin natin yan, kailangan yung mga protocols natin nasusunod talaga for mga tourist destinations, yung mga guidelines natin, yung mga outdoors, mas preferred natin. So kailangan nilang gawin maayos yung mga kung ano man yung magiging protocols natin for ano, for mga tourism events. Yung Bohol, nagkaroon sila ng spike just a few weeks ago eh. Ngayon medyo pababa ng cases nila. Hindi na ganun kataas, pero yun nga, lahat ng lugar may potential for a surge eh. So, hindi naman natin nakikiting surge ngayon, pero ibig sabihin, pwede mangyari yan kahit saan eh. Ngayon nga, nangyari na nga sa Ilocos Norte, sa Lawag, nagkaroon ng spike to things. Dr. David, may karagdagan pong katanungan na aking kasamang si Susan Enriquez. Okay, Dr. David, magandang tanghali po. Si Susan Enriquez po ito. Yun nga, pinapakinggan ko yung sinasabi nyo kay Rafi. At ilang probinsya nga ho sa bansa yung nakapagtala ng matataas na bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na mga araw.
May kinalaman ho ba ito doon sa mga nangyaring kalamidad, yung bagyo na yung mga tao po ay dinala sa mga evacuation centers at nagkasiksika? Pwede ho bang ito yung dahilan? Palagay namin, malaking dahilan talaga nga yung sa evacuation. Kasi ang nakikita nating spike ngayon, nasa Cagayan, Isabela. Meron din sa Pangasinan, Ilocos Norte. So mm-hmm. the fact na adyan yung Cagayan and Isabela, ibig sabihin, may kinalaman talaga doon sa evacuation. Kasi may delay effect talaga yung ano eh. Yung kunyari, nagkaroon ng event, yung evacuation na typhoon, hindi naman agad-agad magkakaroon ng spike. Usually mga 2 weeks pa pagkatapos. So parang ngayon yung timeline na makikita natin yung spike. So mm-hmm. medyo nagtutugma naman yan doon sa mga evacuation. Tsaka hindi siya all over the country. Mm-hmm. In fact, pababa yung downward trend. Yung buong Pilipinas, pababa yung, ano, yung bilang ng kaso. Yung Metro Manila, pababa. Mm-hmm. Yung Calabarzon, pababa. So may mga ilang lugar lang na nakikita natin may uptick. Dr. David, ito naman po, kaugnay ho nitong COVID-19 vaccine. May pangamba ho yung ilang grupo doon sa ibang bansa na siyam sa 10 tao daw sa mahihirap na bansa ang posibleng hindi mabakunahan. Eh, sa tingin ho ninyo, pwede kayo mangyari ito sa Pilipinas at ano yung magiging epekto nito sa hakbang ng gobyerno kontra COVID-19? I'm sorry, ano yung sinabi doon sa ano? Sinasabi po doon sa ilang report na yung may nangangamba ho yung ilang grupo na, sa ibang bansa na siyam daw sa bawat 10 tao mula sa mahihirap na bansa ang posibleng hindi po mabakunahan. Eh, sa tingin nyo ho, pwede kayo mangyari yan sa Pilipinas? Well, syempre, nasa pagplano yan ng gobyerno. Sila yung gagawa ng mga hakbang sa vaccine deployment. Yung isa naming kasamahan sa grupo, si Professor Nicanor Austriaco, kasama siya sa team ng vaccine deployment. Syempre, pag-aaralan nila na mabuti yung demographic distribution. Posible yan mangyari kasi kung hindi gano'ng karaming bakuna na darating, tsaka kung medyo, siyempre, medyo limited yung funding, actually, hindi ko pa nga alam kung magkano yung magiging presyo ng mga bakuna na ito eh. So, may posibilidad na mangyari yan. Siyempre, kung ganun, hindi tayo pwedeng, hindi naman talaga tayo aasa sa bakuna eh. Mm-hmm. In the first place, base sa mga nababasa ko sentiment, hindi naman lahat ng tao gusto rin magpabakuna. So parang may personal decision dyan. Hindi naman natin mapipilit kung ayaw. Uh-huh. Kaya kung may gusto magpabakuna, okay doon naman din. Wala naman tayong sinasabi doon. Parang freedom of choice yan eh. Nasa constitution yan. Mm-hmm. So, itayin na lang ho natin yung mga mangyayari sa mga darating na araw. Maraming salamat po, Dr. Guido David ng OCTA Research Team. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Rafi and Susan.